Hey, what's up mga pare ko? Welcome sa panibagong vlog. Ako nga pala si Hans Romel Caminong, your favorite vlogger from Leyte. So mga pare ko, pag-usapan natin ngayon is tungkol sa Didub Sale. May dalawang klase ng Didub Sale mga pare ko. Yun yung open, tsaka yun yung close. Yun yung pag-usapan natin mga pare ko. Don't skip this video mga pare ko. Lalong-lalo na sa nagbabalak bumili ng motor at tsaka sa mga nagbabalak mag-buy and sell ng motor o sasakyan. So mga pare ko, let's go! Unahin muna natin mga pare ko yung open Didub Sale. Ano nga ba yung open Didub Sale mga pare ko? For example mga pare ko, yung first owner lang yung maglalagay ng information dito sa Didub Sale, yung information ng sasakyan, yung information niya, then siya lang yung magsasign dito sa Didub Sale. So yun yung open Didub Sale. Advantage to sa mga nagbabayan sale mga pare ko dahil easy to transfer lang ang open Didub Sale. Walang hassle. Hindi mo na kailangan magpapirma sa attorney, wala kang gastos kundi papel lang. Halimbawa mga pare ko, ako yung second owner mga pare ko, nabili ko yung motor sa first owner. So yung binigay ni first owner is open Didub Sale lang mga pare ko. Binenta ko yung motor ko mga pare ko. Yung binigay ko na Didub Sale is yung open Didub Sale na binigay ni first owner sa akin mga pare ko. So basically mga pare ko, yung pinagbintahan ko ng motor, siya na ngayon yung second owner mga pare ko. So yung mga pare ko, labas na ako dun sa Didub Sale mga pare ko. Consider mga pare ko, yung napagbintahan ko ng motor, siya na ngayon yung second owner. Kung ipapaklose niya mga pare ko. Pero kung hindi mga pare ko, pwede din niyang ibenta. Sa susunod na panahon, yung gagamitin niya mga pare ko is yung open Didub Sale pa rin. So hanggang sa dulo, hanggat sa gusto ng current owner, ibenta yung motor, considering yung pagbebentahan niya is second owner pa rin. Ngayon mga pare ko, nag-gets nyo ba? Ito pa mga pare ko yung halimbawa. Halimbawa mga pare ko, ito si A, siya yung first owner. Ito si A, ito si B, ito si C. Ito si A mga pare ko, binenta niya yung motor niya dito kay B. Yung ginamit nilang Didub Sale mga pare ko is open Didub Sale mga pare ko. Ito naman si B, binenta niya yung motor niya kay C. Yung ginamit nilang Didub Sale is yung binigay ni A kay B. Considering si B, wala na siyang connection dun sa open Didub Sale. Parang na-bypass na si B. So, considering si C na yung second owner ngayon kung ipapaklose niya. So yun mga pare ko, yun yung advantage ng open Didub Sale. Pumunta naman tayo sa disadvantage mga pare ko. Ang disadvantage nito mga pare ko is sa first owner mga pare ko. Halimbawa mga pare ko, binenta ni B kay C yung motor. Pagkatapos gusto ni C mga pare ko, i-close na. Si C ngayon mga pare ko is pupunta sa attorney. Ubali yung tatawagan ng attorney mga pare ko is si A pa rin. Hassle sa A dahil siya pa rin yung kukontakin. Yun yung isang disadvantage pag open Didub Sale. Yung pangalawa mga pare ko is ito. Halimbawa, naka-open Didub Sale mga pare ko. Kay first owner pa rin yung nakapangalan sa ORCR. Pag yan, ginamit sa krimen mga pare ko. Sa krimen, sa disgrasya, yung hahanapin yan is yung first owner pa din. Kasi hindi niya pa napaklose or napatransfer yung ORCR. Subali, si A pa rin yung may negligence dyan sa motor na yan. Yun yung disadvantage mga pare ko. Take note lang mga pare ko, kung gagamit kayo ng open Didub Sale, huwag niyong kakalimutan hingiin ang 2 valid IDs ng current owner tsaka telephone number mga pare ko. Parang ganito mga pare ko, hingin nyo yung 2 valid IDs, then palagyan nyo ng 3 signature mga pare ko. Dahil yan yung isang requirements para pag change ownership. Pare ko, bakit hihingin pa yung 2 valid IDs tsaka number? Dahil naka-open Didub Sale ka mga pare ko, hihingin yun dun sa attorney if ever ipaklose nyo mga pare ko. Yun yung hihingin ng attorney dahil tatawagan yung current owner mga pare ko kung totoo ba binenta sa'yo yung motor na yun. So yun mga pare ko, yung open Didub Sale mga pare ko, valid siya mga pare ko. Kung meron kayong acknowledgement mga pare ko na binenta ni first owner sa'yo yung motor, then meron kayong 2 valid IDs ng current owner, then yung number. So yun mga pare ko, pumunta naman tayo sa close Didub Sale. So ito yung close Didub Sale mga pare ko. Napakadali lang mga pare ko ng close Didub Sale. Yung close Didub Sale mga pare ko is pinirmahan na ni Bendy at saka ni Vendor yung Didub Sale mga pare ko. Then notarize na din sa attorney mga pare ko. Yan lang yung close Didub Sale mga pare ko. Pare ko, halimbawa si Vendor lang tsaka si Bendy yung may sign. Yung attorney wala pa po. So yun mga pare ko, considering close pa din yun mga pare ko. Dahil pinirmahan na ni Bendy yung Didub Sale mga pare ko. Kulang na lang yun ng sign ng attorney. Basically mga pare ko, pag binenta ni second owner yung motor o sasakyan sa iba, considering yung pagbibintahan niya is third owner na. Yun lang kasimple mga pare ko. Kung gusto nyo malaman mga pare ko kung paano mag-change ownership ng sasakyan or motorsiklo, comment nyo lang sa baba, gagawa natin ng video. Ganun pa rin mga pare ko, kahit close Didub Sale na,
hihingiin nyo pa rin yung 2 valid ID ng current owner, mga pare ko, dahil yun yung gagamitin sa change ownership. Yung advantage ng closed deal observer, mga pare ko, is safe kayo sa mga illegal na gawain dahil naka-notarize ito, mga pare ko. Hopefully, may natutunan kayo dito sa video na to. Kung may natutunan kayo, mga pare ko, please subscribe here down below and hit the notification bell para updated kayo sa susunod nating mga video. So, mga pare ko, peace out!